alert leveling system is a very good practice. Hopefully, it will become a best practice that the next administration will continue. Rather than dumping it, no, or trashing it, they should institutionalize it. Mananatili pa rin na Alert Level 1 ang pinakabaluwag na alert level system sa Pilipinas, lalo na sa kasalukuyang Duterte administration. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, naging epektibo ang alert level system ng pamahalaan sa pagpigil ng hawaan at pagkalat ng COVID-19 cases sa bansa. Dahil dito, mas maganda na ma-institutionalize ito ng papasok na administrasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ay upang may maging giyana ng pamahalaan sakaling mayroong mga emerging infectious diseases na maitala sa bansa tulad ng COVID-19. Samantala, ayon kay Secretary Duque, nakapagbigay na siya sa susunod na admin ng mga pangalan ng mga potensyal na pumalit sa kanya na health secretary. Hindi tinukoy ng kalihim kung sino ang mga ito, ngunit anya, lahat ng mga inirekomenda niya ay qualified at maayos ang track record. I have been hearing names, no? Of the potential Secretary of Health post-Duterte administration. They're all good. I know all of them. I think they're all qualified. They've had quite a track record of public service. But I will not tell you or disclose to you who they are. Suffice it to say that the DOH is very much ready to present the transition plan and what the challenges are. Kaugnay naman ng kontrobersiya sa Formally Pharmaceuticals, sinabi ni Secretary Duque na handa siyang harapin ang mga akusasyon na iniuugnay sa kanya. Noong June 6, pinayuhan siya ni Senate Minority Leader Franklin Drilon na maghanda siya ng good lawyers upang depensahan siya. Ngunit kumpiyansa naman ang kalihim na madedepensahan niya ang naturang issue. Naninindigan din si Secretary Duque na naging maayos ang kanyang panunungkulan sa magkakaibang government offices sa ilalim ng nagdaang apat na naging pangulo ng bansa. So I've been consistent. The president has always stood by me and defended me. Yes. Not only as a good lawyer, but I think more importantly as a president who does not tolerate corruption in his under his watch. You know how many cabinet members he has already yanked out because of corruption. Yes. Me, and always had his full trust and confidence in me. And this is for good reason, because alam naman niya yung track record ko eh. Ayon kay Secretary Duque, pagkatapos ng kanyang termino ay tututok na lang siya sa pagtuturo sa Lyceum Northwestern University sa Dagupan City, Pangasinan. Nais niya itong gawing internationalize ang universidad na pagmamay-ari ng kanyang pamilya. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.